Hello mga kabayan, so today is March 24. Andito ako sa Houston, Texas, no? So ito na siguro yung pinaka malala na in terms of panic and infection nangyari. So I know lalala pa, no? Pero nagulat lang ako, kinabahan ako, nakita ko, putya, haba ng pila papasok ng supermarket. So hindi na sila nagpapapasok basta-basta. Dati hindi ganito. Kasi tonight, ngayon gabi, ng alas 12, ipapatupad na nila yung bagong utos na magla-lockdown na kami. Na yung shelter in place or stay at home. Hindi ka pwede lumabas. So parang sa Pilipinas na din. So akala nyo, kayo lang, kami din, ganun. So mahaba yung pila, yung sa likod ko, late na nga ako dumating. Ayan. Yun, so ayun na, parating na ano, yung bisibihin, yung infection talagang ano, napakalapit na. Ang masama kasi hindi mo nakikita. Yeah, it's a good thing na ano ka, magstay ka at sa bahay. Kaso in a way may mga ano rin, may mga fears din yung mga tao. Lalo-lalo na in terms of food supply. Hindi mo alam kung ilan ba yung sapat na mape-prepare mo. Kasi hindi mo na maalam kung kailan to matatapos eh, diba? So, yun lang. Praying for the best, you know? Hope na hindi pa lumalala. Pero, by forecast, ano eh, darat magpipik na to eh. Malapit na magpik. So, ibig sabihin, bigla na lang sasabog yung numbers, talagang dadami. So, ito muna, share ko lang sa inyo. Ito, personal experience ko talaga. Never nangyari ito mula na dumating ako dito sa US. Ngayon lang nangyari. Na nililimit nila yung pagpasok, nililimit pa yung bibilhin mo. That's it for now, guys. This far from that. Social distancing. Okay guys, so nakalabas na ako sa supermarket, no? So nag-concentrate, ito yung groceries ko. Nag-concentrate ako sa gulay tsaka meat. Ang regret ko lang, at tsaka sabon, panlaba. Naubusan yung panlaba namin. Gulay, madami, tsaka meat. Sabi ko kasi, para humaba yung meat namin, kailangan may kasamang gulay. Hindi puro pwedeng pritong pork chop palagi. So yan, extender yan. And then, sabon panlaba. Naubos na yung panlaba namin eh. Basically, yun lang. And then yung water down, may limit ng isa. Kumuha ulit ako. Yan, isa lang. Ang regret ko lang, wala akong nakitang bigas. So sabi ko, siguro ito na yung best time para mag-diet, no? No rice muna ako. Yung mga bata, kahit wag na sila mag-diet, ako pwede. Kailangan ko talaga mag-diet. Siguro very timely. So ito, instead of rice, tinapay. Kumbi lang tinapay. Pero hindi naman tumatagal yan. Kailangan kainin mo kasi magkakaabang. And ito, nagdala ako ng container ng gas. Hindi ako magbibideo doon kasi syempre delikado. Gumamit ng cellphone pag nagre-refill. Meron na kami isa sa bahay. Ito, dalawa, dadagdag ko.